Okay ah. Bayad ko, di ba? Okay na sir, okay na, okay na. So mga kaibigan na, good afternoon, good evening na po, good evening! Una-una, I'd like to apologize. Although nandito na ako, I was scheduled to speak at 6. Dumating naman po ako ng 6 o'clock. Yung nga lang, pasensya na po, medyo hindi pa kasi ako na ng alian eh. Tumak po muna ako sa chowking sandali, sumubo lang po ako. So, kaya kung nagsalita ako kami ha, may nakita kayo tinga-tinga, katas mo yun, di ba? So, anyway, good evening po sa inyo lahat. And, grabe, dami pa ng mga royalista sa Laguna eh, no? Yeah! Okay, palakpakan natin mga royalista. So, anyway, mga kaibigan, my name is Mike. I'm sure, di na ako magkukwento, nakita nyo na kanina eh, di ba? Pero just, para lang sa mga mas maintindihan nyo lang mabuti lang po, I've been in network marketing for the past, since 1996. So matagal na, non-stop po yun. And nung nagsimula po ako sa buhay, and tulad na sabi kanina dyan, I was a messenger collector boy. So yun po trabaho ko nung dati, bago para makagraduate ng college. Kasi ang nangyari po sa akin, ang nangyari sa akin mga kaibigan, parang tatalon siya eh, no? Di ba? Kasi mga kaibigan, Michael Tan. Tan, ano yung inisip na tapag Tan? Chinese, di ba? Ano inisip na tapag Chinese? Mayaman! Ano pa? Chinese! Ano pa? Kuripot! Anong kuripot? Kuripot ka dyan, di ba? So, hindi, totoo nga, kuripot po, di ba? But, honestly, mga kaibigan, totoo, we were born before nung pinanganak po kami. Medyo okay po kami kasi si Papa nasa construction, contractor si Papa. Malalaking project po hawak niya. And imagine mo gano'ng kalaki. Nung bata kami, yung house namin, 7 po ang kwarto. Wow. 7. Ang aircon, 24/7. Walang patay ng aircon. Lahat kami magkakapatid, kanya-kanyang yaya. So gano'ng kami noon. Kaya lang nung mga bandang mga mid-80s, si Papa po na heart attack. So nung na-heart attack siya, na-down yung business, kaya si Papa, naging tatay ko na lang. Na-down na, di ba? So nung na-down ko eh, mga kaibigan, so imagine, very big house, meron kami tatlong sasakyan, tatlo, apat yata sasakyan namin nun. Lahat yung nawala, yaya namin nawala, yung mga lahat nawala, basically lahat nawala. So from a very big house, lumipat ho kami sa isang parang, hindi nagre-renta na lang kami bigla. Pwede na-rent namin mga kaibigan, hindi apartment, hindi rin bahay. Namin para kaming bed spacer. So dalawa ang nirent namin, kumbaga sa isang bahay, kunwari bahay niyo po, may dalawang kwarto, pinaparenta niyo, nirent namin yung dalawang kwarto. So dalawang pamilya, hindi magkakilala, isa po ang kusina natin, naghihirapan tayo, pero buti na lang ang kubeta, dalawa. Dalawa. So ganun po yun, gano'ng kalaki kubeta ng MCR namin dati, malaki po kasi pag naliligo ka ganyan, walang shower, naliligo ka. Pag nadulas ka, inodoro na yun, ha? So, very cozy, nakaka-relax, di ba? So, kung maghihilot ka, mabilis na upo ka lang kagad. So, ganun po yun. And then, nung pumasok po ako ng college, mga kaibigan, para maka-finish din po ako ng college, mga kaibigan, self-supporting po ako, and doon po ako pumasok bilang messenger, collector boy. I entered to a different kind of odd jobs, nag-ahente po ako ano-ano. Actually, at the age of, ilang taon ba ako nun? 17 ako nun eh. 17 years old, mga kaibigan, ano ba binibenta ko nun para makatapos ng college? Nagbibenta ko ng tuwalya, t-shirt, mineral water, corrugated carton, ano ba, printing press, encyclopedia, real estate, tinry ko rin yan. Ang pinakamatinding na benta ko mga kaibigan, sanitary napkin ng babae. Hindi, totoo mami, totoo yun, sanitary napkin ng babae. Kasi maganda siya eh, ano bakit maganda? Galing Amerika, USA. Maganda siya. Tapos, 12 pieces siya, 25 pesos lang. Mahal, mura? Mura. Tapos ang maganda sa kanya, manipis na, may wings pa yan, di ba? So, yan. Tapos ang mga kaibigan, pag sinuot niyo siya, alam mo ang ganda kasi hindi mo mahandi halata. Kasi minsan, alam ba, kasi minsan tinry ko talaga niyo. Kaya okay siya mga kaibigan, hindi ko siya na-enjoy. Kaya pagdating nung college, pag mapasok ko, ang laki ng bag ko eh. Akala ng mga kaklase ko, studios ako, dami libro, hindi nilang, ang dami ko palang binibenta, t-shirt, o benta kayo, hulugulugan yan, hulugulugan. Ganun ginagawa ko noon. Eh, graduate po ako sa Bachelor of Science Electrical Engineering. So, graduate po ako sa prestigious school, FEU. Tawa-tawa ka dyan. Diba? Ano yun? Kalebel yan ng Lasal, Ateneo. Yan, diba? Kalebel yan.
Love your own, love your own. So anyway, graduate po ako ng FEU, at tulad dun sa dami ko kina, bagsak din po ako, tulad ng iba sa inyo. So anyway, nagkadayaan, di ba? So bagsak ako nun. A friend of mine invited me in this kind of business network marketing way back 1996 pa. And like some of you, marami tayong mga bata dito, no? Sino din mga bata-bata pa? Mami, huwag ka na magtaas, mami. Yung bata talaga, edad bata, hindi isip bata. Ako isip bata ako, yan. Ah, yan, mga bata pa. Dito, mga bata pa, di ba? Bata pa talaga kayo? So anyway, mga kaibigan, ako naman po, that time, I was very young. I was only 22 years old that time. So, bagong graduate lang ako college, so young, so fresh, so innocent. Walang alam sa kamunduhan, di ba? So anyway, naimbitahan ako, and sabi ng barkada ko, sama ka. Sabi ko sa kaibigan ko, ano ba yan, bro? Eh, pare, sama ka, kasi yung nag-imbita sa akin, yung po yung, ano ko, yung barkada ko na nag-drive din ng jeep. Yun yun. Eh, minsan kasi, nung college kami, tuwing Sunday, pumapasada po kami. Yung barkada ko isa, jeepney driver, isa ko mga barkada, so yung taga-singit kasi magaling sa mat yun eh. Ako naman, dahil ako yung maingay, ako yung barker. Ganun yun, kapok, pasig, yun po kami nung before. Ako, that's my job. Eh, so napansin yung maingay ako, di ba? So yun yun, so tawag ako, ang bayan namin Pasig, Quiapo. Pag nasa Quiapo ako, sinisigaw ko, Pasig. Pag nasa Pasig ako, sinisigaw ko, Quiapo, ganyan. Ang terminal po namin, dyan po sa Mendiola, kung nakarating ko kayo doon, Mendiola sa Mendigarda, meron doon 7-Eleven sa kanto, tawag ko doon, patok. Patukan. Kasi doon, ano yung kumbaga, express. Walang hinto-hinto. Pag sumakay ka doon, ang baba mo, Pasig Bayan. So, hindi ka pwede mumaba in the middle. Pag bumaba ka, sisipahin ka namin palabas. Meron hindi kami hinto, di ba? So, parang ganun mo ba? So, anyway, nung naimbitahan niya ako, sinabi niya sa akin, pare, may negosyo na ako. Sabi niya, pare, negosyo ka? Eh, ang punto ko kasi nung jeepney driver siya, biglang nag-negosyo. Sabi ko, para operator ka na ba ng jeep ngayon, di ba? So, hindi po ako sumasama hanggang sinabi na napakakainin daw niya ako sa Pizza Hut. Kayo ba, pagpakakainin kayo, sasama kayo? Yes! Dali niyo talaga. Pagkain lang talaga katapat niyo eh. No? So, ako, kain din kami. Pagkakain, matempo ko ng seminar. Noong matempo ko ng seminar, tulad nito, ang tao lang that time, pito lang eh. Pito lang nun. So, nakakatakot kasi feeling mo talaga racket. Feeling mo talaga sindikato. Ikaw pa naman sabihan na maganda raw negosyo mo, yayaman daw kayo, tapos ang katak... pito lang umaatin. Tapos ang masakit pa nun, yung speaker, tinatanong Taiwanese pa. So ako, mga kaibigan, Chinese po ako, I can understand Hokkien, Mandarin, a little Cantonese, English, Tagalog. Pero problema mga kaibigan sa Taiwanese, nagpupubilit mag-Tagalog. Kaya ang feeling ko ngayon mga kaibigan, parang siyang galing comfy na binihisan lang para speaker Taiwanese na raw. Ganun, gaano yung tsura niya, parang ganyan yung pag... So ginagano pa yung whiteboard eh. Kayo sama, ganda negosyo ko yan. Ganyan. Lalo, pag kayo sama lahat, ay hindi, kayo lang para, kasi pito lang. ganyan. So, sabi ko, parang sindikato to. Tapos sabi pa yan, pag kayo sa akin, kita kayo 30,000 per month. Lalo ka na, sabi niya sa akin. Tinuro pa ako, dinunong pa ako, tinuro ko yan. Sabi ko, ako? Oo, ikaw. Tapos sabi ko sa barkada ko, parang kumikita ka na ba dito ng 30,000? Sabi niya, hindi pa. Pero pag sumama ka, kikita na ako. Sabi ko, walang yakap, kikita mo lang ako. So, hindi ako sumama sa kanya. Sabi ko, bro, ikaw na lang, pag kumita ka, sama ako. Pag umama ka, join ako sa'yo. After 6 months, mga kaibigan, lumabas po yung kotse niya. Paglabas ng kotse niya, doon ako nainggit. Sabi ko, bro, sama na ako sa'yo. Kasi bro, kahit ano yan, kahit mani yan o pandi sa binibenta mo, sasama ako, magkakotse lang ako. Di ba ganun minsan tayo? Yun to the point, mga kaibigan, na feeling mo na iwanan kayong the feeling of being left behind. Na dapat sana kasabay ka niyong umasenso, kaya lang iniwanan ka dahil hindi ka sumabay. So yun ang naramdaman ko, ang sakit. Yung nakakainggit na habang nagmamaneho siya, naglalaway ako, dapat mayroon din ako. Di ba? Yung ganun. Tsaka yung, mga kaibigan, you have to understand, yung barkada kong yun, dati lang siyang driver, kaya alam ko yung amoy ng driver, yung maasim, pawis na pawis, nalalagkit, di ba? Pero nakita ko siya, parang hindi na siya pinapawisan. Yung parati siya, amoy fresh na fresh, yung amoy pabango parati. Tapos ako naman parang, bango ko ah, di ba? Pinaalangan na ako. Nung sumama ako sa kanya, pinakita niya yung negosyo sa akin. Ano mo sabi ko sa kaibigan ko, bro, nagbago ba tong kumpanya mo? Sabi niya, hindi. Pare, may pinalitan ba? Sabi ko, wala, sabi niya. Sabi ko, ba't ang ganda ngayon, dati pangit? Ano mo sabi niya sa akin? Alam mo, Mike, kasi ang pinagkaiba kasi dati tsaka ngayon. Dati kasi, utak mo negative, sarado utak mo. Kaya kahit anong pakita sa'yo maganda, feeling mo lahat pangit. So ngayon, dahil open ka na, lahat sa'yo, naintindihan mo na, kaya feeling mo maganda na talaga. Which is maganda naman talaga. Mga kaibigan,
before I start my training or my sharing to you tonight, ang gusto ko lang po share sa lahat is this. Please, try to have an open mind. Whether you're doing this part-time or full-time, please have an open mind because I believe, mga kaibigan, the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Tama ho ba ako? Yes. And madalas, mga kaibigan, kaya tayo sumasali sa ganitong negosyo, network marketing, feeling kasi natin parang ang ganda ng opportunity. Tama ba ako? Kaya lang, mga kaibigan, sad to say, ladies and gentlemen, the people outside Royal, when they see network marketing, feel nila, niya, kadiri, di ba? Actually, mga kaibigan, mayroon nga isang Chinese eh. May Chinese ba dito? Wala Chinese? Ayun, may Chinese isa, di ba? Kunyari, may isang Chinese, mga kaibigan. Lalaki, babae? Babae. Ah, babae? Nasaan siya? Magparamdam ka. Ah, eh, kilala ko yan eh. Kasama eh. Galing ni Manila yan eh. Anyway, mga kaibigan, may isang Chinese. Kunyari, sir, anong pangalan niyo, sir? Michael. Pare, yaman ka. Yes! Mga kaibigan, itong si Mike, mga kaibigan, first time, Chinese siya, pumunta siya ng Amerika. Pagpunta ng Amerika, sabi niya, I want to go to New York. Pagpunta siya sa New York, di ba? Pagpunta niya na sa New York, sabi niya, wow, I want to eat anything that is good in New York. So, punta siya sa ibang restaurant. Pagpunta siya sa restaurant, mga kaibigan, sabi niya sa waiter. Sabi niya, what is your best food here? Well, sir, you are now in New York, so we serve the best hot dog in the world. Hot dog? Okay. I'm Chinese. I eat dog. Okay, come, di ba? So order siya kayo, di ba? Pagdating ng hot dog, nagulat siya. Sabi niya, waita. We Chinese, we eat dog, but not this part of the dog, di ba? So how come, mga kaibigan, ladies and gentlemen, na pag ang tao, pag pinakita mo pera, interesado. Pagkakakita yung interesado, pero pag nakita ang networking, ayaw na. Parang yung Chinese guy, gutom na gutom, sige kakain ko lahat. Pero pag nakita ng hotdog, ayoko yan. Pero alam nyo, mga kaibigan, bakit? Because nowadays, ladies and gentlemen, I always believe, mga kaibigan, is yung mga tao lang sa labas, they're just misinformed about network marketing. Agree? Yes. Tanong ko ngayon, network marketing, legal, illegal? Legal. Alam, mga kaibigan, ang gusto ko lang maintindihan ninyo, kasi ganito lang yan. Meron kasi sinasabi sa labas, may pyramid, scam. Tama? Yes. At meron naman yung mga legal. Tama, mali? Yeah. Tama, di ba? Ngayon, mga kaibigan, kasi pyramiding eh. Sabi mo, katapatid, tayo kasi, mga kaibigan, hindi naman tayo pyramid. Kasi, di ba, ganyan pyramid, eh tayo kaibigan, bilog-bilog tayo eh. Pero, hindi, kidding aside, ha? Pero mga kaibigan, ang pyramid, mga kaibigan, you only make money from recruitment. Now, this is pyramiding. We don't make money from recruitment, we make money from products. Yes. Tama ba ako, mga kaibigan? We make money from products. Alam, mga kaibigan, ang pyramiding, mga kaibigan, if the recruitment stops, the money stops. Yes. Wala nang rekrutan. Wala nang income, correct? Yes. Pero mga kaibigan, in Royal, hindi, kahit tumigil na kayo sa pag-recruit, as long as you buy products and you use your product, you still make money in Royal. Yes! That's what is very, very proud. And you have to understand, mga kaibigan, I have done network marketing here and abroad. Actually, nag-network na po ako sa asa. Nag-network po ako sa Amerika, sa Canada, sa India, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Literally, I was there, nag-network ako. At masarap mag-network sa abroad, mga kaibigan. Nakapagkausap na rin po ako ng mga puti, ng mga itim, mga puti, mga Amerikano, itim, sa mga Indian din, mga brown, mga Malaysian, dilaw, mga Chinese, asun naman pagbagong gulpi, medyo may pasapasapan, di ba? So, iba't-ibang banyaga, mga kaibigan. Nakakatuwa. And from Singapore, mga kaibigan, may nakausap din po ako doon, Pilipina. Tapos yung Pilipina, asawa niya, Austriano. Yung Austriano, mga kaibigan, na gusto ng network marketing, nakapag-imbita siya ngayon, doon nag-network sa Europa. So, I have a network in Belgium, Netherlands, Luxembourg, sa Austria, sa UK, sa Spain, sa Germany. Then, nagkaroon ako ng Dubai, New Zealand, Australia. Nanganak na ako saan-saan. Now, bakit ko kinikwento sa inyo ito, mga kaibigan? Because right now, kung nagsisimula kayo, feeling mo na wala ka pang pupuntahan, feeling mo nagsisimula, parang wala pa nangyayari sa'yo, kapatid, okay lang yan. Kasi lahat naman nagsimula, wala pa talaga eh, kaya ka nagsisimula pa lang eh. Di ba? Meron ka na kita nagsimula, pagpila, bukas, mayaman na ba? Oh, walang ganun. Di ba? So, you have to understand, everything, when everybody started in network marketing, everybody started from zero.
Wala. Mag-isa ka lang. Hindi, Mike. Ang kumikita lang dyan, yung nasa taas. Hindi. Hindi. Kasi itong nasa taas na to, kapatid. Kung ikaw nandito ka ngayon, ang dami mong dinaanan na. Kahit nasa ilalim ka, okay lang. You create a network, ikaw naman next time sa ibabaw. Yeah. Ganun yan. That is network marketing. So you have to understand this things. Dire-diretso ka lang, dire-diretso ka lang. Eh madalas mga kaibigan, yung mga tao nagsisimula na, eh Mike, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Baka hindi namin kaya to. Kapalit, sa totoo lang, ito lang share ko sa inyo ha. Kung kaya pag-uusapan, lahat kaya pwede mag-network. Bakit? Dalawa mata ko, dalawa mata nyo. Sa akin maliit, sa inyo malaki nga lang. Dalawa kamay ko, dalawa pa ako, lahat pareho tayo, wala tayong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang natin mga kaibigan, yung gigil, yung passion, kung gaano mo ka gusto yung ginagawa mo. And you have to know why you're doing this. Kasi mahirap mga kaibigan na ginagawa mo to, hindi mo alam kung anong dahilan mo eh. Di ba feeling mo lang parang okay lang yan, sige lang yung pag mainit, ayaw mo lumabas. Pag, kasi maiitim ka ba? Pag umulit, ayaw mo rin, baka dumami ka, di ba? Pwede ko naman tanong yun, hey bro, up, down line. Ano ba tamang temperatura para lumabas ka ng bahay mo, di ba? So you have to understand na, how much do you really want to do network marketing? How much do you really want to do Royale? Because tonight, mga kaibigan, Royale is not on trial, but us. Because tonight, mga kaibigan, gusto natin malaman, gano'n ka ba kukakumitin to do Royale? Alam mo, mga kaibigan, for me to join Royale, sino lang mo ba dito bago pa lang, this year lang sumali? This year lang po. Ah, talaga, this year lang po kayo? Well, sa mga this year lang po sumali, congratulations. Bakit? Kasi sabay lang tayo, this year lang din ako sumali. Oh, yeah, I just joined this year. I started doing Royale. I started to join the management of Royale January 24, officially. When I signed the contract, it was January 24, and I was launched February 2 or February 3 sa Quezon City. So, mga kaibigan, kung ikaw, feeling mo bago ko pa lang, kung naninibago ka, pareho walang tayo, wala tayong pinagkaiba, naninibago din ako. Pero para sa akin, ito simple lang yan, the sooner that you can adjust, the sooner will you make money. The sooner you will adjust. Kasi kung dati, mahihiyain ka, hindi na pwede rito. Kailan talaga kumapal ka na talaga. Di ba yung tipo pang, yung pinagli ka sa makahiya? Yung pag nadampi ka, hindi pwede yun. Dito yung tipo pa pag nakakita ka ng tao, nagigigil ka talaga. Pag may tao. Dapat ganun. Kasi isa dito eh. Dito kasi that you have to understand. So unti-unti mga kaibigan, palalaki natin network natin dito. Now, mga kaibigan, matagal na ako na din network, and isa sa pinakamalaking network ko before when I was doing network is in here in Laguna. So nagkaroon ako ng grupo dito sa Calamba, sa Los Baños, sa Tacruz. Ay, Bae? May Bae ba? Bae, oh. Nagkaroon ako ng grupo sa Bae. Yan, dire-diretso. Tupuhog yan eh, dire-diretso. Tapos, San Pablo, Laguna pa ba yun? Yes. Oh, nagkaroon din ako ng grupo ng San Pablo. So yan po yung rota ko dati. I'm staying somewhere lang sa Manila. So pag diretso yan dito, usually, nagme-meeting kami dito sa Calamba, tanghali Calamba ako. And then hapon o gabi sa Los Baños ako. Then kinabukasan, ang gagawin ko mamayang hating gabi, biyahe po ako diretso ko ng San Pablo, doon ako matutulog sa San Pablo kasi kinabukasan tanghali doon po yung meeting ko. So ganoon ang rota ko weekly before. So yan. Ngayon naniniwala ako mga kaibigan, maganda po malaki ang potential nyo dito sa Laguna, especially here in Calamba. Now, mga kaibigan, ito ang gusto ko maintindihan ninyo. Nahihirapan ba kayo mag-recruit? Yes. Bakit? Wala naniniwala sa'yo? Hindi ko alam. Ako bro, hindi ko sila masisi. joke lang, di ba? So ako mga kaibigan, ako naman kasi, ito lang you have to understand this. When you invite, ito lang ha, when you invite, unang-unang iimbitahan natin yung kaibigan natin, yung kakilala natin, di ba? So, kung feeling mo hindi ka pa kumikita, okay lang yan. Lahat na nagsimula, hindi pa kumikita. Inisip kasi, hindi pa, wala pa si akong checking malaki, baka hindi sumama. Hindi. Una-una, kailangan lang makita nila may nagbago sa'yo. Hindi kailangan pera. Hindi. Yung pagkatao mo, may nagbago na. Kung dati, malamya-lamya ka. Ngayon, bigla ka sumigla. Diba dati yung, kamusta ka na? Okay lang. Ganun lang. Eh ngayon, nasa Royale ka na. Kamusta ka na? Big pare, be very, very excited because mga kaibigan, I always tell to people, when you talk to people, don't try to impress them, you express what you feel. Because ladies and gentlemen, out of the abundance of the heart, the mouth will speak.
Correct? So kailangan totoo yung totoo sa yung royal. Hindi pwedeng peke-peke lang. Yung when you talk, you use your head. Don't use your head, use your heart. Yes. Kasi mga kaibigan, gamitin mo yung emotion mo. Bakit? Ganito kasimple lang yan eh. Tingnan mo, magbasa ka ng dyaryo. Pag nagbasa ka ng dyaryo, yung mga feeling mo, ito, pamilya, namasakit, o whatever, nangyari masama. Di ba malulungkot ka? Yes. Hindi mo naman kaano-ano. Kaya lang, yung dyaryo kasi, yung pagkasulat nung article na yon was so touching, it was able to touch your heart. Kaya sama, ikaw, tinamaan din. Mga kaibigan, when you talk to people, importante, use your heart. Sabihin mo kung naramdaman mo about royal. Ganun lang siya kasimple. Don't use your head to convince the person. Kasi mga kaibigan, iba prinsipyo niya, iba prinsipyo mo. Hindi kayo magtutugma. So ipakita mo, simple lang, ipakita mo sa kanya kung bakit ka nag-royal. Kung bakit ka nag-royal, kung ano nagandaan ka rito, ishare mo lang, ishare mo lang. Kung anong totoo sa'yo. Kasi ako, pag tinatanong ko bakit ako nag-royal, ato sasabihin ko, kasi ang royal, maganda. Ang royal, malaki. Ang royal, palaki ng palaki. Yes! And mga kaibigan, you have to understand, I have been around for 16 years in network marketing and never have I seen a network marketing company in the Philippines na nagtayo ng sariling building. Yes! So, kung isipin mo, hunay ko siyante ka, ako Chinese ako, hunay ko siyante ka mga kaibigan, ito na isipin mo. Ikaw ba magtatayo ka ng sarili mong building na 1,700 square meter? Ulitin ko ha. 1,700 square meter. Malaki yan, maliit. Floor area. Floor area to ha. Ibig sabihin yung isang palapag. Floor area, 1,700 square meter. Ang matindi pa dyan, limang palapag. So kung limang palapag yan, 8,500 square meter. Yan ang ating office space. Uy. At di pa, meron yan sa loob, 60 parking spaces. 60 na kotse pwede iparada. 60! Basta lahat nakatayo ah. Nakadapa yan, di ba? Ganyan. So, doon ako na-impress. Doon nakita ko siya, sabi ko, grabe. Mga kaibigan, kung ikaw mindset mo, negosyante ka. Kung ang mindset mo, short term lang, magsasara ka na. Magtatayo ka ba ng ganyang kalaking building? Yeah. Hindi. For the mere fact, magtatayo ka ng ganyang building kasi ang mindset mo, forever ka talaga, habang buhay ka talaga. Yes! Diba? And then our products, padagdag tayo ng padagdag ng mga products, mga kaibigan. Ang para sa akin, doon ko nakita long term. Pangalawa, ano naganda na ako sa Royal? It is international. Yes. Mga kaibigan, importante sa akin international. Bakit? Kasi alam ko kung gano'ng kalaki income sa international. Alam niyo ba kung gano'ng kaganda ang income sa international? At share ko sa inyo. For example, when I was doing network marketing outside in the Philippines, Dubai na lang, meron tayong Dubai. Ang Dubai, ang dirham, 11.25 pesos ang isang 1 dirham. Parang ganyan, 11.25 yata eh, if I'm not mistaken. Ibig sabihin mga kaibigan, kung nasa abroad ka, yung isang effort mo dito na isang kausap mo dito, di ba? Same effort. Mag-RBP ka sa Pilipinas at mag-RBP ka dito sa Dubai. Ang effort mo times 11. Nakuha niyo siya sabi ko? Yes. Ganun kalaki mga kaibigan. So kaya ganun ka potential talaga yung makikita mo sa Royal. Na ang gagawin mo lang dito sa Philippines, this will only be our training ground. Praktisan lang natin 'to. Pag habihasang bihasa na tayo, then we will go out not as OCW, not as OFW, but international entrepreneur from the Philippines. Yeah! Diba? Paglabas mo, pinakita mo yung pass mo, sir, OCW, hindi, entrepreneur. Yeah! At tulong siya, ano yun, sir? Huwag ka na magulo, pass ka lang. So, ganun yun, mga kaibigan, eh. Doon ako na-impress. Yung building, tsaka international. Eh, mga iba rin naman may international. Yes, but not all have offices talaga. Yes. Because when we do RBP, it's really inside Royal Office. Office talaga siya. And naka-register talaga tayo. Hindi yung buka ka lang sa hotel. Di ba? O, buka mo ingay. Kasi bakit? Hindi naka-register eh. Pag nahuli, kulong yun. So, importante sa akin yung mga kaibigan. Eh, doon ko nakita na talaga ni God. At the same time, yung produkto, meron talaga doon. Pasok talaga. Next week, mga kaibigan, I'll be flying to Taiwan. I'll be conducting trainings, RBPs, and product presentations sa Taiwan, mga kaibigan.
Kaya kung meron kayong kamag-anak at kilala sa Taiwan, tell them that I'm there para matulungan natin sila. I will be there from March 28 until April 3. So tanong ko ngayon, lumalaki bang Royal? Yes! Okay, ito pa. Watch out, ladies and gentlemen. Royal will be very, very unstoppable. Tanda niyan. And ang nakakatuwa, mga kaibigan, kasama na kayo doon sa paglaki. You have to understand, whether you like it or not, lalaki ang Royal. Whether you like it or not, lalaki ang Royal. Ito maganda, paglaki ng Royal, paglaki natin, mga kaibigan, pag sobrang laki na, guess what? You will be the uplines. You will be the uplines. Para maintindihan yun, parang ganito yan. Ito si Royal. Ito si Royal. Dumadami na yan. Dumadami na, di ba? Dumadami na. Ito ka. 2012. Ito yan. Lalaki yan. Lalaki yan. Balang araw. Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki na. Guess what? By 2015, we will be so big. Guess what? Itong mga taong to, pag tinignan na sino ba mga upline ko, tignan na natin sa computer, chikin, ikaw pala yun. Yeah. Guess, no? So para sa mga kaibigan, you just stay. Kasi bakit, whether you like it or not, dadami kayo eh. Kahit ano gawin mo, dadami ka talaga. Yeah. Hindi mo kahit pigilan yan eh. Kasi bakit, alam bakit? Kasi may downline ka na eh. Kahit kuminto ka, yung downline mo, tutuloy yan. Tutulit. Pero sabi, downline, tingil na. Ayaw ko na ng pera. Hindi upline, gusto ko pa. Nag-gets yung mga kaibigan? So, when you do Royal, mga kaibigan, please have this 100% commitment to do whatever it takes to get your goals. Yes. Alam mga kaibigan, isipin mo madalas na, may kasi mahirap eh. Kapag ito nahihirapan ka, tanong ko ba, ano bang madali? Ano bang madali? Kasi para sa akin, mga kaibigan, no offense po ah, I'm not against for those people who are employed. Pero isipin mo lang din ganito, set up. Magtrabaho ka 8 hours a day, trabaho ka 5 days in 1 week, tapos sweldo mo kada buwan, 10,000 lang per month. Oh. Yan ba yung madali? Or mag-royal ka. Mike, paano gagawin namin sa Royal? Simple lang, kung magro-royal ka, ito gawin mo. Kung magro-royal ka, ang gawin mo ganito. Everybody has 24 hours per day. Di ba? Unless kayo dito sa Laguna, 25. 24, di ba? So yan, 24 mga kaibigan, nahati ho yan sa 8 hours per day. Tatlong 8 oras. Yung unang 8 oras, ito yung oras na natutulog ka. Do you make money when you sleep? Yes. No. No, di ba? Because when you make money while sleeping, ibang work yun. Okay? Ngayon, itong 8 hours, mga kaibigan, this is where you do your job. This is where you go to school. Okay? At nag-negosyo ka. Mga kaibigan, itong pangalawang 8 oras, huwag mong galawin yan. Kasi mga kaibigan, yan, kung may trabaho ka, unfair para sa boss mo. Kung nag-aaral ka, unfair naman para sa magulang mo na nagpapaaral sa'yo. At kung may business ka, unfair din sa mga empleyado mo. Ayusin mo po trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo within these 8 hours. The last 8 hours, ladies and gentlemen, is what you call miscellaneous. Ano yung miscellaneous? Una-una, ang miscellaneous, yan yung FB. Facebook. Di ba? Yan yung padota-dota. Di ba? Yung smart mom. Di ba yun? Di ba? Ito yung mga time mo with girlfriend, time mo with boyfriend, o whatever man. This is your leisure time. Mga kaibigan, in your miscellaneous, you do not make money. In your miscellaneous, in our miscellaneous, we do not make money. We spend money. So if our yung mga kaibigan, simple lang. Within these 8 hours, hatiin mo lang, yung 4 hours, mag-miscellaneous ka. Yung natitirang 4 hours, ito gawin mo sa Royal. 4 hours a day, mga kaibigan. 4 hours a day. Total, mga kaibigan, huwag ka mahirapan. Total, yung 4 hours mo naman dati, kung saan mo lang tinatapon eh. Di ba? Minsan tambay ka nga lang dyan sa labas eh, 4 hours. Magaling ka na, di ba? So why not try to invite people or do Royal within these 4 hours, kahit part-time lang. Tapos the rest, full-time tambay ka, bahala ka na. Pero in 4 hours lang, mga kaibigan, gawin mo sa Royal.
Yung 4 hours mga kaibigan, gawin mo sa Royal because I promise you, mga kaibigan, lalakit na laki ka. Alam mo, sa kagal ko sa network, bihira ako mamangha. Kasi dahil nakaikot na ako eh. I've seen people in network marketing who are making 10 million a month. 10 million, 20 million pesos a month. I've seen people in network marketing, mga kaibigan, na they were so rich. Kumita na sobrang laki to the point, ang bahay nila, palasyo na. Literal, castle talaga. Hindi sa Pilipinas yun, nasa Europa yun. Bumili ng castle. It came to a point na meron na rin siyang helicopter. Hindi siya owner ng kumpanya, networker, distributor, just like you. So doon ko nakita mga kaibigan na talagang may future na malaki ang network marketing. Yun nga lang, ang importante dito, ang importante na talaga dito. Ang importante dito mga kaibigan, simulan mo palakihin natin. And tonight mga kaibigan, ang gusto ko share sa inyo, kung okay lang sa inyo, yung pagpapalaki ng network. Okay lang ba yun? Yes! Diba? Narinig nyo ba ako? Yes! Ha? Kanina? Kanina? Teka lang ha. Hello, hello. Ano ba hello. Kasalanan ko pala. Sorry, sir, ha? So, anyway, mga kaibigan, ang pagpapalaki kasi ng network is you have to choose the right people. Kasi, mga kaibigan, network yan, eh. Network. 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 Ang network, mga kaibigan, para siyang team. So, you have to create a team para nagsisimula ka. So, just like in any business, sino mo dito may negosyo? Royal. And bukod sa Royal. Bukod sa Royal, mga kaibigan, yung business talaga, yung traditional, isa lang po. Okay. Negosyante, dalawa. Sino rito may ano, nagtatrabaho, empleyado? Yan. Estudyante. Yung mga dinagtas ng bay, ano kayo ng dinagtas ng kamay? Tambay. Unemployed, di ba? Okay lang. Di ba usually when you have business, ang gusto mo, you get the right people para maging maganap takbo ng negosyo mo. Tama ho ba ako? Yes. Tama, di ba? Siyempre, kung may restaurant, ang gusto mo pleasing personality. Di ba? Gusto mo machika din, di ba? So you have to get the right people. Ladies and gentlemen, you have to understand that when you do network, you also have to get the right people din. Para kang HR department, human resource department. Kumbaga sa sports, para kang coach na gumagawa ka ng dream team. Gusto mo magagaling na player. Nagets nyo? Yes. Ganun. So, unang-una mga kaibigan, you have to distinguish kung ano ba yung mga kinukuha mo mga tao. Yan ba yung mga... Actually ako kasi, nung bata ako, may kasi ako mag-alaga ng mga hayop eh. Diba? Ako nag-alaga ako ng mga hayop. So, isa sa mga inaalaga ko nung bata ako, kalapate. Kalapate, nag-alaga ba kayong kalapate? Yes. Ako naman mga kaibigan, with this mga kaibigan, madalas nidistinguish ko ang downline o ang recruit ko sa ibon din. Ano yun? Turkey, pabo, chicken, manok, tsaka agila. So with this mga kaibigan, ano ba yung mga difference niyan? Di ba nakakita ba kayong pabo? Turkey? Yes. Di ba turkey ang laki? Yung turkey ang laki niya, di ba? Laki ng ibon? Tapos pag maglakad, parang kano mo talaga siga. Di ba? Tapos pag sinigaw, hul! 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 Magandun siya, di ba? Tama? So medyo mayabang yung turkey. Di ba? Tapos pag sinigaw mo, hul! Hul! Gabagabag din siya, di ba? Pero pag tinapok mo naman, tatakbo naman siya. Correct? Tapos mga kaibigan, misa kahit malaki siya, nagyayabang siya, pero pag tumalikod, wala naman yung puwet. Di ba? Tama ba? Tama, di ba? And it's a very funny looking bird. Na minsan, meron tayong mga recruit, ganun talaga. Ano yun? Pagpasok pa ng office, feeling ka, alam mo sino na. Meron ba kayong ganun recruit? Di ba? Parang feeling niya, you have to convince me more. Tama? Yun, dapat, hindi ko kailangan yan. Alam ko na yan! Meron kayong ganun? Katabi mo? Hindi naman, di ba? Hindi naman, di ba? Tapos madalas mga kaibigan, yung mga tao na pag pinakita mo ng opportunity, kakantsawan ka pa. Tama, di? Tama. Tama, di ba?
Tapos mga kaibigan, may kaibigan din kasi ako, sabi niya sa akin, alam mo daw ang tao parang lata. Sabi ko, bakit lata? Kasi ang lata raw, pag tinapon mo, masakit sa tenga, di ba, pag walang laman? Yes. Misa daw, ang itaong walang-wala pa, yun pa yung nangaasar makulit. Yes. Pero yung mga taong meron, pag binigyan mo opportunity, hindi ka aasarin, titignan muna. Kapag ayaw, hindi niya gagawin. Pero pag nagustuhan niya, tsaka niya gagawin. Pasinin mo, i-analyze mo yung mga iimbitahan natin. Tama mo ba ako? Yes. Tama eh, di ba? So, ang para sa akin mga kaibigan, tignan mo rin kung ang taong kung recruit natin, turkey ba yan o hindi. Hindi ka? Yun, ganun lang ganun? Ah, ganyan. Meron pangalawa mga kaibigan, manok naman. Ang manok, mga kaibigan, di ba? Yung manok, yung tipo ba na... Ano kinakain ng manok? Palay, di ba? Palay. Palay, tuka, palay. Di ba? Ganyan eh, di ba? Pero, di ba para sa ating tao, ang gusto natin masarap yung steak? Tama mali? Tama, di ba? So, pag binigyan mo steak yung manok, kunwari yung steak, di ba? Ito, kunwari ito, steak to. Di ba? Pag binigyan mo siya ng steak, yung manok lalapit. Titignan. Di ba? Titignan. Tapos tutukain. Tapos ginagano'n yan. Pag alam na hindi, ay, hindi ito palay, ayoko na yan. Di ba? Sorry. Ayaw na. Mga kaibigan, sino yung mga yon? Yung madalas yung mga naimbitahan natin, nasanay lang sa ganitong income. Palay na. Na pag binigyan mo na sobrang laki income, ay, hindi totoo yan, racket yan. Kasi bakit? Nasanay tayo, nasanay sila minsan, o na mindset sila, na pwede kitain ng tao, 10,000, 20,000, 30,000 a month lang maximum. Pang call center. Kaya anything above 50,000, ah, hindi na totoo yan. Hindi pwede sa akin yan, hanggang 30 million lang kasi ako eh. Kasi bakit? Yun ang mindset niya eh. Tama mali? Tama eh, di ba? Yan yun. Tapos minsan meron pa tayong mga downline. Chicken din. Bakit? Pinipilit mo maging agila. Di ba? Agila ka. Agila, di ba? Oh, come on, eagle. Nakahagis mo kasi bakit? Agila, you should fly. Eh, di ba ang manok, minsan pag hinagis mo, nagugulat. Di ba? Pag nagugulat, minsan napupupo. Pag napupo, ikaw pa may ipunan, di ba? Yung mga downline natin, ganun din minsan. Akala mo, agila, alas, hindi pala. Kaya nung pinalipad mo, natataranta, nawawala na lang. Kasi bakit? Hindi sila sanay eh. But you have to look for the eagles. Yes. Kasi ang agila, mga kaibigan, ibang agila. Ang agila, mag-isa lang din yan. Pero lilipad at lilipad yan, whether you like it or not. Yes. So you have to look for the eagles. Yes. Mga kaibigan, bihira po makakita ng agila. Tama? Kung ikaw naghahanap ka ng agila, madalas ang agila, tagong-tago yan. Pero meron. Pero kailangan hanapin mo, mailap. Kasi agila siya eh. Diba? At the same, remember, ang agila, lumalapit lang yan sa kapo agila. At kailangan, para mo siya makuha, kailangan agila ka rin. Meron ka ba nakitang, meron ba kayo nakitang kalapate, may bitbit na agila? May agila, may bitbit? Wala naman, diba? Meron ka nakita, agila, may bitbit na kalapate, pero kalapate, may bitbit na agila? Walang ganun. So, kaya minsan nahihirapan kang kumuha ng agila, simple lang, kasi hindi pa tayo agila eh. Pero alam mo kung agila na yan. Kaya lang, minsan mo, pag nakita mo agila, takot kang lumapit. Na-intimidate tayo. Agila eh. Diba? Natatakot tayo kasi bakit agila? Pero alam mo minsan, ang masakit pa minsan sa agila, ang agila minsan nanunuka. Tama? Agila yan eh. Normal talaga yan. Pero para sa akin, okay lang kung tuklawin ako ng agila. Ang nakakay, tuklawin ako ng manok. Di ba? Pasin mo, pag ikaw upline ka, meron kang agila. Di ba, pag naglakad ka dyan, ano ang kasada yan? Anong kasada sa labas? Real. Pag naglakad ka sa real, street, may hawak kang agila. Di ba, pag titinginan ka, wow, ang ganda ng agila. Tama, mali? Tama. Subukan mo maglakad dyan, meron ka dito ang pabo. Di ba nakakatawa? Sa ulo na yun, di ba? Di ba? Di ba? Pero pag bibitbit ka ng agila, ang ganda yung titingala ka ng mga tao. Tama, mali? Tama. Ladies and gentlemen, learn to distinguish your people if they are chickens, turkeys, or eagle.
Kasi pinaka-importante mga kaibigan, you should fly with eagles. Be very, very careful na ikaw, you spend time with chicken, hindi ka lalaki. Spend time with turkey, pati ikaw magiging turkey ka. Kahit agila ka, feeling mo turkey ka na. Kasi bakit? Birds with the same feather are the same bird, di ba? So, parang matabi na tayo. Be very careful in what you do. Be very careful in what you do and how you invite people. So, Mike, kasi itong tao to gustong-gusto eh. Pabayaan mo kung gusto yan. Pero what I'm talking to is spending time. Bro, nag-echo talaga bro. Is there any way? Ah, ito! Hello? Hello lang ako, di ba? Grabe pa na talaga dito sa Kalamba, katagan. So grabe ka talaga dito. In the world of network marketing, you have to adjust yourself sa mga nangyayari. And you have to be very, very fast in adjusting. Di ba? Hindi importante mga kaibigan kung bata ka o may edad ka. Nagkataon nagsimula ako ng bata. I started when I was 22. Nagsimula ako 22. So ngayon, after 16 years, I'm now 28. Walang kokontra. I'll be turning 39 this year. 39 na po ako this year. Wala. No, I'm 39. 39 na! 1973, okay? Diba? So, ang sa akin mga kaibigan, ito lang din. When you do network marketing, I want you na ma-enjoy yung ginagawa nyo. Kasi pag isang bagay na nag-i-enjoy kayo, magaan yan eh. Hindi mabigat, hindi effort. Tama mali? Remember mga kaibigan sa mga kababaihan o kaya sa mga kalalaki, nung nililigawan natin mga misis natin, hindi mga misis, nililigawan natin yung misis natin dati, di ba kahit malayo, kahit nahihirapan ka, okay lang? Tama mali? Tama. Kasi bakit? Mahal mo eh. Automatic, para ako mga kaibigan, share ko sa iyo. Okay lang, share ko sa story ko. My wife mga kaibigan, classmate ko siya since elementary. Katabi ko na siya nung elementary pa. Nung high school, mayroon na ako sa kanyang pagnanasa. Crush na crush ko na talaga the name of my wife is Liza. So crush na crush ko na talaga si Liza, yung wife ko. Ngayon, nagkataon, hindi ko maligawan yung misis ko kasi chope ako eh. Yung pag nakakita ko naman, gusto ko yung girl. Pero pag lumalapit na ako, nauutal na ako, gusto ko siya. Kasi takot ako ma-reject. Takot ako ma-shopaw ba? Diba pag takot ka ma-busted, parang huwag ka ma-busted, huwag ka maligaw. Para huwag ka ma-Indian, huwag ka mag-invite. Ganun yun eh, diba? So, takot ako lumapit, tapos nalaman ko na lang, nagka-boyfriend. Ang sama ng loob ko nun. Tapos yung naging boyfriend niya, kaibigan ko pa. Pero okay lang naman kasi hindi mo kami super close ng lalaki niya. Pero kaibigan ko, kakilala ko. So pag nakikita ko nag-holding hands, nagdurugo puso ko. Ito masakit. Pagpunta ko ng SM, nakita ko SM, nasa SM din sila. So parang, dapat girlfriend ko yan. So that was nung pag-graduate nung ka-high school, hindi na kami nakita. Tapos nabalitaan ko na lang, out of the blue, nag-break na raw sila. Yung nag-break na, and that was after 4 years, nag-break na sila. On-off eh. But anyway, to cut a story short, pumasok na ako. Kasi noon, nagka-confidence na ako. Kasi may trabaho na ako noon eh. Kasi in high school, yun yung time nag-down yung business namin. So, wala ko masyadong damit. Ano damit ko? Ang maong ko, dalawa lang. Nung panahon na yun. Faded, tsaka acid wash. Tanda yung acid wash? Tawa-tawa kayo, malang panahon nyo yun. Acid wash. Diba, tsaka uso dati yung juice? Yes. Sa mga bata po, kasi diba, uso ngayon Levi's, Guess, diba? Yung uso nun, ang brand, juice. Hindi second hand yun, na-use ka talaga yung brand. Tapos acid wash, just faded. Dalawa lang maong ko, tsaka isa lang sapatos ko, topsider. Yung topsider ko, yun na yung pampasok ko, yun na yung panlabas ko, kulay itim. So, araw-araw ko sinusubisus na yun. So, feeling ko, I was so insecure, hindi ako makalapit. Tapos, ang payat-payat ko pa nun. Diba? So, hindi ko talaga ako makalapit nun. Nung college na, kumikita na ako ng konti, I tried courting her. So, nag-court-court ako. And guess what, ano nangyari? Shopaw. Busted, di ba?
So, tapos, after a few years, nakagraduate na ako ng college, nag-network marketing ako, then I started making money na. So, after 4 years, kinort ko siya, busted. Then after 8 years, binalikan ko siya. Ito. Tsaga, di ba? Eh, matindi pag nanasa ko eh, di ba? Joke lang. May naka-video ko na, I love you. So anyway, after 8 years, hinanap ko talaga. Hinanap ko. Ano paano hinanap? Kasi that time, may sasakyan na ako, kumikita na ako. Stable na ako. I was, that time, 2002. I was already making 250 to 300 to 400 a month eh. And that was 2002. So, confident na ako nun. So, nangyari nun, hinanap ko talaga, nakita ko yung best friend niya. Sabi ko, eh, best friend niya, doktora eh. Sabi ko, Dok, reunion tayo, high school friends, reunion tayo. Sino ba naman nakikita mo? Sabi si Liza, ah, pero reunion tayo para masensya. So, what happened was, yun, nag-reunion kami. And then, nag-reunion kami, mga kaibigan, kinuha ko yung number. Una, kinuha ko muna yung number ng doktora para di halata. Ikaw din, para chika-chika tayo, di ba? Tapos hanggang sa hindi ko na pinasin yung doktora, ito na lang pinapansin ko yung nasama ko, di ba? So, to cut the story short, naging kami. Now, anong point ko ba ito sinashare sa inyo? Ang buhay ng wife ko was 8 to 5 sa factory lang siya. Kasi meron siyang factory ng mga damit eh. So, yun ang negosyo niya. Pagdating ng 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi, kasama niya, family niya. Monday to Saturday. Pagdating ng Sunday, lumalabas sila ng kanyang mga kamag-anak, mga pinsan. So kung ikaw, saan ka liligaw? Paano ka liligaw? Umaga, Chinese cup ka na talaga. Alam mo saan ako naliligaw, mga kaibigan? Dito ako pumasok, sa 8 to 5. 11 o'clock ng umaga, nandun na ako. Hanggang 5 ng hapon. Chinese talaga, may dala pa akong opya. So anyway. Now, and remember, as a networker, late tayo uuwi eh. Diba? Uuwi ako ng bahay, 2 a.m., 3 a.m. Yan ang uwi ko nun. Tapos gigising ako ng 10 a.m. Para puntahan ko siya ng alas 11. May dala pa akong lunch. Sabi kami magla-lunch. And I did that for 6 months. Ha? Oh, I did that for 6 months, ha? Pero guess what? Kung isipin mo, kung i-assess mo, ang hirap nun, ha? Parang ang tiyaga mo, Mike, ha? Pero nung panahon na yon, hindi ko naisip na mahirap. Kasi bakit? Nangingibabaw kasi sa akin yung gusto ko siya, eh. And habang ginagawa ko yun, hindi ko naisip na mahirap din. Kasi during that time na ginagawa ko siya, kasi kasama ko siya, masaya ako. Hindi ko naramdaman yung hirap. Kahit na inaantok na ako, kung ano naman, hindi ko naramdaman yun. At ang isip, ang gusto ko, pag uwi ko nung gabi, nung umaga na pala, gusto ko, alas 11 na, para makita ko siya ulit. That's what I did. Now, bakit nangyari? And then, of course, after 6 months, naging kami. Nung naging kami, hindi ko na pinakawalan, di ba? But atong point ko, mga kaibigan, kasi gusto ko siya. Gusto ko siya talaga. Now, how much do you want Royal? You must do Royal to the point na parang habang ginagawa mo siya, hindi mo na iniisip kung mahirap o hindi kasi basta gusto ko siyang gawin. Kasi bakit pag ginawa ko to, eto magiging resulta. Yes! Yes. Yes. You must do Royal as if you have already arrived. Meaning, gawin mo Royal as if parang alam mo kumikita ka na. Namnamin mo na, pakiramdaman mo na. Na habang may kausap ang tao, okay lang yan, gawin mo yan, okay to. Habang nagsasalita ka, kahit nagko-commit ka, isipin mo, magkakakotsi ka na. Yes. Habang kausap yung tao, kahit ang check mo, 1,000 lang, hindi. 10,000 na ako per week. 20,000 per week. 100,000 per week. Kailangan ma-feel mo yun. Kailangan maramdaman mo yun. Kasi pag naramdaman mo na, iba na yung galaw mo eh. Iba na yung galaw mo, iba na yung confidence mo. Kasi bakit? Mindset mo, kumikita ka na. Yung confidence level, iba na. Kasi mga kayo, pasin mo, pag feeling mo inferior ka, feeling natin, minsan mawala pa tayong kinikita, pag may kausap ka, meron akong business. Ano yun? Diba? Pero pag confident ka na, pag may kausap, halaw, ate, kamusta po? Meron po ako negosyo, Roya, tignan na siya, pakita ko sa'yo, balatag ko sa'yo. Simple lang to. Because you're confident in what you're doing. And every time you're confident, iba yung dating mo. Pansin mo mga kaibigan, when people talk pag confident sila, malakas ang boses.
Kasi bakit naniniwala sila eh? May, nakakita na ba kayo nagbebenta ng balot? Yes! Di ba pag nagbenta ng balot, ganito? Balot! Pinoy balot! Di ba ganon? Bakit? Kasi confident siya, yung balot niya, mainit pa sa diwa. Pero pag alam niya yung balot niya, bugok na. Ganito magbenta yun eh. Pinoy! Kasi bakit hindi na siya confident eh? And you have to be confident in what you're doing. Because tonight, mga kaibigan, pinaka-importante is complete and total mindset. Na isipin mo ngayon, pag hindi ka nag-royal, walang mangyayari. If you want to become successful, only one way, and that is royal. You have to be like that. It's royal or nothing. It's royal or nothing. It's royal or nothing. You have to understand, mga kaibigan, 2 months pa lang ako sa negosyong to. 24 na ba ngayon? 23. O bukas, officially, 1 month na ako by tomorrow. So, alam po ito, imagine, in a span of 2 months, ganito na yung conviction ko sa Royal. Because I saw Royal. Ang tanong, did you saw what I saw? Or have you seen what I've seen? Kasi mahirap gawin ng isang negosyo kung hindi mo alam kung anong pupuntahan mo eh. How do you see yourself 1 year from now? How do you see yourself in Royal 1 year from now? Pero alam mo mga kaibigan, importante dapat nakikita nyo na. Kasi mahirap gawin ito kung di mo lang saan pupunta. And always think positive thoughts. I keep telling this positive thing sa people in Quezon City. Kasi, naniniwala ako, the battle always starts and ends between the ears, in the mind. Kung dito pala sa pag-iisip mo, hindi mo na kaya makomprehend, mahirapan ka na lumaki. Yung tipo mo, pag may kausap ng tao, habang kausap mo, inisip mo, malamang negative to. Hindi mo ito sasali. Mukhang wala kong goals. Hindi mo mamaterialize siya. Nag-assume siya sabi ko? So, kailangan always think positive thoughts. Anything na negative, huwag niyo tatanggapin. Do not accept negative things na pasok sa utak. Kasi ano sinabi ko last time? Be care, do not listen to your mind. Talk to your mind. Hindi ko ah, huwag kang makinig sa sinasabi ng utak mo. Dapat kausapin mo yung utak. Minsan sinasabi ng utak mo, hindi mo kaya yan. Hindi ka asenso dyan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Minsan narinig nyo ba yun? Kapatid, be careful. Don't listen to it. Dapat kausapin mo. Hindi, yayaman ako. Sasama yan sa akin. Mag-100,000 a week ako. Pupunta ako ng Australia. Pupunta ako ng New Zealand. Pupunta ako ng Europa. Pupunta ako ng Amerika. Kasi bakit? Yayaman ako sa Royal. Yes. I have to think that way. Talk that way. Kasi may hirap ako sa mga kaya. Hindi ka dun. Nag-gets nyo? Hindi bali may unti-unti. Hindi bali unti-unti. Pero okay lang yan, kasi importante yan, forward. Ang masakit, ang bilis mo nga, paatas naman. Nag-gets nyo? So that's what you should do, that's what we should keep on doing. And minsan, nakakatakot kasi kumuusap din ang tao kapag feeling mo negative eh. Pero tanda mo, ang taong negative, ang tao sa kanya, misunderstood lang yan. Hindi niya naiintindihan yung Royal. Kaya kailangan paliwanag natin sa kanya Royal ng maayos. So every time you talk to people, always smile, and then be prepared when you talk. Lahat ba kayo dito marunong mag-RBP? Yes. Marunong na? Marunong na? Hindi pa. Alam ba talaga? Di ba? Alam mo mga kaibigan, learn to do the RBP. Whether it be one-on-one or in a big group, it doesn't matter. As long as you do it now. Kasi mga kaibigan, the sooner you learn how to do it, then your group will start to grow. Now, my cycle. Mga kaibigan, I hope you don't mind, but is it okay if I share to you how I do network or how I develop a group? Yes! Okay lang sa inyo? Yes! Okay, meron akong kwento para at least ma-appreciate nyo ah. When we were in Singapore, wala pa akong kakilala at pumunta ko ng Singapore. Pero dahil alam ko, ang Singapore money, 32 pesos, 1 Singapore dollar. So, ang isang effort ko, times 32 pesos agad. Times 32, so malaki ang palitan. So sabi ko, mag-network ako sa Singapore. So, pagpunta ko ng Singapore, mga kaibigan, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung relos ko. Tinago ko lang. Tapos, punta ako sa Orchard Road. Ano yung Orchard Road sa Singapore? Yes.
May tambahay doon ng Pilipino eh, Lucky Plaza. So tambay lang ako doon, walang relos. Tingin-tingin lang ako. Namomrospect ako. O nung may nakita ako Pilipina na nakatambay din, nilapitan ko na. Sabi ko, ate, hindi po ate. Oh, sabi ang Pilipino ko pala, opo, akala ko check mo ka, sabi niya. Kasi Chinese eh. Sabi ko, ate, anong oras na po ba? Sabi ba, alas 5 na, bakit? Naku, alas 5 na. Ganun pa ako, alas 5 na, late na ako, ganun ako. Bakit? Saan ko pupunta? Eh kasi ate, meron akong ano, business presentation. Eh sayang, late na ako. Ano ba yun, may business ka rito sa Singapore? Oh, may business po ako ate. Ano ba negosyo mo? Pinakita ko yung RBP, boom, kuha na. This was in my former company ah. Okay? So nung pinakita ko yung business sa kanya, nagustuhan. Nagkataon, ang trabaho pala ng babae, ano siya, household manager. Okay? Sounds nice, di ba? Household manager. And, ano nangyari? Ganito nangyari ngayon. Yung babae, may edad na. Ano pangalan niya, mami? Yoli. Yoli. Itago natin siya sa pangalang Yoli. Ito ngayon si Ate Yoli. Ito si Ate Yoli, mga kaibigan. Ganito nangyari. Nakatira ko sila sa HDB. Ang HDB, para siyang ano, government building na dyan nakatira yung mga Singaporean o kung sino man. Tapos nakatira siya dito sa second floor. Ang sabi niya sa akin, eh Sir Mike, maganda yung negosyo mo. Kaya lang ang day off ko, every Sunday lang. Paano ko mag-network? Sabi ko, ate, huwag ka mag-alala. Kung Sunday wala, pwede ka. Monday to Saturday, akong bahala kumausap sa mga recruit mo. O sige. Kaya lang, konti lang kakilala ko eh. Sabi niya, okay lang. Kasi yung kilala mo naman, baka maraming kakilala. Tama? Eh Mike, mahihain ako eh. Okay lang, malam mo kakilala ko makapalang mukha. Diba? Dito to! Ito nangyari. Household manager siya. Pagdating ng alas 9 ng umaga, wala na amo niya. Pag alis ng amo niya, papasok si Mike. Ah, oh, salisigang. Diba? Salisigang. Correct, salisi. Pagpasok ko mga kaibigan, kakausapin niya yung ibang household manager ng ibang unit. So nag-go one-on-one ako dun sa building nila. RBP, one-on-one ito to. One-on-one. Pag nagustuhan na nito, positive na. May dala akong application form, sign up na sila. Tapos, Monday yan ha, Monday. Tuesday, third floor na kami. Correct, patas na patas. Kasi level up eh, di ba? Basta to the point, mga kaibigan, in 1 week time, kuha ko yung boom building. 1 week. Pagdating ng Linggo, lahat ng household manager pupunta sa opisina ng Sunday. Sunday, lahat sila pay in. Nakuha nyo? Now, ang pinagandahan mga kaibigan at saka pinakamaganda. In my former company, para ka maging manager kasi dapat dun eh. Ang manager sa amin, dapat ang sales 1.2 million. Para mag-manager ka. Okay? Nag-gets nyo? Hello? So, dapat maximum 2 months consecutive. Ganon. Ito mong ginaganda, ma. Hindi, 600, 1.2 total. Okay? Basta 1.2 million in 2 months. Nakuha nyo ito, mga kaibigan. Alam mo gano'ng katagal? 3 Sundays lang. And to the point, mga kaibigan, yung buong Singapore office, napuno namin puro Pilipino na. Kaya akala ng mga Singaporean, what is this? Lucky Plaza already, ah. Kasi puro Pilipino na, eh. Now, ang tanong, paano namin nagawa in 3 weeks? In a span of 3 weeks time, we were able to have at least 100 people. 100 people. In my former company kasi, mga kaibigan, 1.2 million, ang isang tao is only allowed to have one account. Hindi pwedeng 2 accounts, 3 accounts, hindi pwede. So, kailangan, meron kang at least ganun kadaming tao talaga. So, tao-tao labanan dun. Tao-tao talaga. Nag-guess nyo? Yes. Mga kaibigan, so paano ginawa namin? Ganito lang. Number one, pag kayo nag-invite, hindi pwede umuwi nang hindi baliw. Ulitin ko, ah. Anong baliw? Babaliwin mo? Ganito. Nahirapan ka mag-invita, di ba? Sama, nahirapan ka magdala. Kayo ba papayag na nahirapan ka na mag-imbita, nahirapan ka na magtawag, pag uuwi yun, negative pa? Yes. Ang sa akin, mga kaibigan, pag ako nag-invite, gusto ko pag umuwi yan, solve na solve na yan. Yung wala lang kawala, hindi mo pag umuwi yan, ang ganda ng negosyo, grabe. Yung ganun. So, ang kailangan niya, mga kaibigan, pag ako nag-invite, kailangan matinding ABC rule yan. Anong ABC rule, mga kaibigan? Pag ako
Si Ate Yoli, masipag to, negosyante to, interesado mag-royal to. Upline, pag nandyan kayo, pa-ABC, pa-A. Alam niyo na ABC, di ba? Yes. Yes or no? Yes. So, ang gagawin ko ngayon, ituturo ko sa opisina, pakikita ko sa kanya. Tapos, kakausapin ng mga upline ko. Yes. Tapos, papakausap ko siya sa iba't iba pang mga leaders. Mga kaibigan, may kwento. May isang lalaki pumunta ng Manila Zoo. Pagpunta ng Manila Zoo, nagulat siya. Nung binibigay niya ng pagkain ng unggoy, ang ginagawa daw ng unggoy, nilalagay muna sa puwet. Pinapasok sa puwet, tapos huhugutin, tsaka kinakain. Diba, kadili? Nasubukan niya ba yun? Hindi pa naman, di ba? Tapos sabi ng lalaki, tinawag yung zookeeper, "Hey zookeeper, come here, come here." "Bakit?" "No, you have a weird monkey." "Weird monkey, how come?" "Because I gave him a peanut, put it in his ass, and then he eats." "Weird." Sabi niya, "Sir, hindi ho siya weird. In fact, matalino yan." "Ano matalino?" "Ang weird nga eh." "Hindi sir, matalino yan." "O sige, bakit matalino?" "Eh kasi kahapon sir, may nagbigay ho sa kanya ng mansanas isang buo. Ang ginawa, kinain buo, hindi lumabas. Kaya ngayon, bago siya kumain, sinusukat mo na niya sa puwet." Pagka siya sa puwet, siya niya sinakain. So, mami, try mo, Mim. So, kumbaga, minamatch ba? Pag kayo may dala kayong recruit, o may dala kayong prospect, kailangan i-match nyo muna siya sa ka-level nung dala nyo. Ang ibig ko sabihin, kunwari dala mo estudyante, ipakausap mo muna sa isang estudyante taga-Royal. Para makarelate agad. Huwag mo kagad papakausap pa, estudyante, bigla mong pinakausap agad sa mga abogado ng Royal. O estudyante, isipin mo, kailangan pala pa mag-Royal, kailangan pala dito, lawyer, hindi ko pala pasapii ko, di ba? Nag-gets nyo? Yes. So kailangan i-match yun muna para maging at ease sila. Kasi pag pinakita mo kagad yung mga malalaki, baka malula yan eh. Nag-gets nyo? So, ang unang-una kailangan, i-match nyo muna, unti-unti muna. Kunyari, estudyante, pakilala mo sa estudyante. Kaya kailangan, importante nga, yung cross-lining ngayon. Yes. I know you came from different groups. Agree? Yes. Whether you came from different group, it doesn't matter because we are all royal. Yes. Okay? So, ngayon, importante ngayon, yung cross-lining. Ano yung cross-lining? Yung cross-lines helping each other. Yes. Kasi kunyari, magkaiba kami ng grupo. Di ba? Kaya lang, ang dala ko kasi mga kaibigan, puro mga estudyante, nagkataon, grupo niya estudyante, mga royalista. Eh ako, first time ko estudyante, syempre, papakausap ko sa grupo niya. Question, kung hindi kami magka-vibes, hindi ako tutulungan yan. Di ba? Kung nag-aaway kami, nag-aalitan kami, hindi siya mag-i-ace sa akin. Pero dahil good friends kami, yung kaibigan ko, tutulungan niya ako sa grupo kahit hindi kami magka-grupo. Tama mali? Tama. So, remember mga kaibigan, we have to help each other here in Laguna. Yes! Here mga kaibigan, you are Royal Laguna. Royal Calamba, Laguna. Yes. Ang dami yan. You have to unite. You have to unite. Because united you stand, divided you will fall. So you have to unite mga kaibigan. So ganun ginagawa ko kaya ako nung nagsisimula ako. Lahat kinakaibigan ko. Kagrupo tayo, hindi. Friends tayo. Friends tayo. Ay, tatawag ka sa akin, Mr. Friendship eh. Kasi lang, kinakaibigan ko. Bakit? Para pag may recruit ako, kahit yung... Nung nasisimula kasi ako, maliit lang grupo ko noon. Tapos yung mga apply ko, parang nasa probinsya. So, sino tutulong sa akin? Wala. Diba? So, ang pwede tumulong sa akin, yung cross-line. Yung cross-line. Kaya yung ngayon, yung mga cross-line ko ngayon, tinutulungan din ako. Pag meron din sila, tinutulungan ko rin sila. So, laging tulungan kami, kaya ako lumaki kagad. So, again, mga kaibigan, importante, helping of cross-line. Pangalawa, i-match mo yung kausap mo. Again, estudyante, pakilala ko sa estudyante. After estudyante, siguro, unti-unti, palaki na ng palaki. Ngayon, pinaparamdam ko sa kanya, dito sa Royal, different walks of life. Hindi kailangan na dapat puro ganito lang dapat. Iba't ibang klase ng tao. At dapat, yung mga pinakikilala mo rin, yung successful din, yung kumikita rin kahit paano. Hindi kailangan 100,000 or 200,000. Kahit mga 20,000, mga kaibigan, honestly, if you're making 5,000 a week sa Royal, malaki yan, maliit? Malaki. Malaki, maliit? Malaki. Malaki, that is 20,000 a month. I want you to analyze, ha? Kung sumusweldo ka ng 50,000, sweldo mo 50,000, may sideline kang 20,000, malaking tulong ba yan? Yes! Oo naman! 10,000 sideline, malaking tulong ba rin yan? Yes! Mga kaibigan, 10,000 is still 10,000. Correct?
And that is only 2,500 per week. Ibig sabihin, 1 week, isang pair. Uy. Nag-gets nyo? So, ibig sabihin, malaki pa rin yan. Huwag yung, ay, pakausap ka na rito, ay, malit ang cheque, huwag kayo ko yan, di ba? Hindi. Kahit sino mga kaibigan, kasi ang kailangan makausap ng recruit mo, different walks of life. Not exactly yung mga top earner agad. Para makarelate siya. Para ma-feel niya, ay, kaya ko din. Kasi kahit hindi ka siya pala, hindi pa masyadong kumikita, pero nagawa niya, ako, kaya ko din. Yun ang kanyang kasi kailangan ng purpose natin eh. Nag-gets niyo? Yes. No, after that, ma-feel niya, now, syempre, ngayon, ang convincing ngayon, hindi sa'yo. Alam mo ba kung gano'ng kung taganda ang ABC rule? Ang ABC rule kasi, hindi nakakapagod. Hello? Yes. Oh, nag-gets niyo? Yes. Bakit hindi siya nakakapagod? Ganito po siya. Bakit hindi nakakapagod ah? A stands for advisor. B stands for bridge. And C stands for the customer. Mga kaibigan, advisor, di ba kayo? Ang advisor, yan yung mga top earner, mga upline. And this is your customer. Imagine mo, bakit hindi siya nakakapagod? Ma'am, hiramin kita sandali, ma'am. Pwede. Yan, sandali lang po. Ate, ano niyo, ate? Mel. Ito si Mel. Example ha, gano'ng kagandang ABC rule? Ako bridge, ako lang nagdala. Siya ang dinala ko, siya si C. Tapos papakausap siya kay, ano pangalan niya, sir? RJ. Ito si RJ, tara, pakilala kita kay RJ. Pare, RJ, kamusta na, RJ? Pare, bro, ito pala si Will, kinukwento ko sa'yo, kaibigan ko. Tapos nakwento kasi kita na you're doing this part-time, di ba? O, tapos, ay Mel, ito pala si RJ. Tapos si RJ na magsasalita. Siya na, daldal. Ako, nakatayo lang, nakikinig. Question, habang siya nagsasalita, ano ginagawa ko? Ano? Nakikinig. Tanong, napagod ba ako? Hindi. Nagsalita ba ako na matagal? Hindi. Nag-convince ba ako? Hindi. Sino nag-convince? Ako or si RJ? RJ. Sino napagod? Ako si RJ? RJ. Correct. Ang tawag doon, naka-leverage ako. Nag-gets nyo? Yes. So ngayon, thank you RJ ha. Thank you RJ, thank you. Diba okay ate? Okay si RJ, diba? Tapos alam mo men, may pakilala pa ako sa isang tao. Kaibigan ko rin to. Ate, anong name niyo ate? Yan. Men, pakilala kita kay Ate Lynn. Ate Lynn, siya po yung kaibigan ko. Kinagento ko sa inyo, Ate Lynn. Men, alam mo, ito sila. Ano, grabe ito. Ang sipag-sipag nila. Ate Lynn, kaibigan ko po. Magsasalita na siya, correct? Yes. Kapag nagsasalita siya, ano ginagawa ko? Yes. Correct. Sino nagtatrabaho? Leverage again. Nag-gets nyo? Yes. So, doon pa lang mga kaibigan, ang nagko-convince, yung mga cross-line, hindi ako. Now, hindi ko sinasabi, isahan mo cross-line mo sila magtrabaho sa'yo, ha? Hindi yun. But ang point ko ganito, mga kaibigan, because with that, mga kaibigan, makikita ng inyong customer na iba't ibang tao, iba't ibang background, iba't ibang pagkatao, ginagawa ang Royal. Naisipin nila ngayon, ay, kung nagawa nila, kaya ko din. Yes. Nag-gets nyo mga kaibigan? Yes. So that's the power of ABC rule. Pwede ba parang payo sa ating Mel, di ba? Yes. So, clear tayo din mga kaibigan? So, after that mga kaibigan, pag yan na-convince na, pag interesado na yan, papasign up ko na yan. Kuya, kung wala siya pong bili, then okay lang, balik na lang mo siya. Pero itong gagawin ko mga kaibigan, pag pauwi na, kinakausap ko pa rin yan. Kinakausap ko pa rin yan. At kailangan dapat bumalik si ating Mel within 24 hours. 48 hours. Within 48 hours. Within 2 days. Bakit 2 days? Mag-withdraw ka dyan. Ikaw ate ah. Alam mo bakit mo kailangan 48 hours, 2 days? Simple lang. Kaya 2 days yan mga kaibigan. Maximum 2 days. Kasi pag umabot ang pangatlong araw, baka mawala na excitement. Parang naliligaw. Di ba pag ang lalaki naliligaw sa isang dalaga, di ba gusto natin mga lalaki araw-araw kinakausap? Kahit walang kakwenta-kwenta. Di ba? Bakit? Para huwag tayong makalimutan. Para, ano ang tawag doon mga kaibigan? Auto-suggestion. Repetition is the mother of all learning. Pag parante mo narinig, automatic papasok yan sa sistema mo. So ang gusto natin kagad, huwag mawala sa sistema niya yung Royal. Hello?
Yes. Parang pag naliligaw ka, di ba? Kunwari, nakita mo si, anong name niyo, miss? Frances, di ba? Pag si Frances, kunwari, nililigawan ko si Frances. Di ba? Pag nakita ko si Frances, hi Frances, I love you. Di ba? Sabi, che, pangit mo, sasabi ni Frances, di ba? Mamaya ko ulit, pag nakita ko ulit, hi Frances, I love you, I miss you. Di ba? Adirin ka doon. Gawin ganun yan, di ba? Pero parating na ako naririnig. Nai-internalize na ako niyan. Balang araw, after 1 week siguro, 2 weeks, then araw-araw niya ako nakikita, araw-araw niya ako narinig. Pag nagsusuklay na yan, at nakakita ng butiki, parang kamukha man nila. Diba? Alam mo yun, bakit? Na-internalize na. Ang pati puso, pwede turuan. Bakit? Ano mo tawag doon? Actually, in exact science, simple lang yan. If you do anything for straight 21 days, it becomes part of your system. 21 days. Kaya di ba may salitang habit? Habit. Ano ba itong habit? Very basic lang. Sa salitang habit, take away the H, you still have a bit. Take away the A, you still have a little bit. Take away the B, you still have it. Whatever you do, you're gonna have it. And that's habit. Nag-gets nyo? Straight 21 days. Kaya kung meron kayong mga downline, kung meron kayong grupo, do Royale straight for 21 days, 3 weeks straight. Do it straight. Maniwala ka. Yung tipo bang, pag yan hindi nag after 21 days, pag hindi siya nag-royal ng 1 day, parang may mali. Yes. Ako, as VP for marketing, meron po akong day off twice a week, 2 days a week. Nag-gets nyo? Yes. 2 days a week. So, ibig sabihin, like Monday to Sunday, meron akong I can choose 2 days to have a day off. Pero guess what? Nung ginagawa ko yung Royal, the first week, meron akong day off. Pero after a few weeks, hindi na ako nag-day off. Every day I work. Saturday, I work outside, weekend. Outside, provinces. Sunday, I also work. Now, kalamba ako Friday. Tomorrow, I will be in Iloilo until balik na ako sa office mga Monday na ng gabi. Monday. Tuesday, speaker ako sa office. Wednesday, April 28, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, I will be in Taiwan. Straight yun, mga kaibigan. Now, ano ibig ko sabihin? Because I force myself to internalize Royale as soon as possible. Because only by internalizing it, mga kaibigan, will it be automatic for me to do Royale. Pag feeling mo, mga kaibigan, isang araw hindi ka nag-Royale, okay lang, kapalit, wala ka pa sa Royale. Member ka lang, hindi ka pa part of Royale. Royale has to be part of you. Ano, paano part of you? Yung tipo mo pag cellphone mo, pag hindi mo nalang parang may mali. Pagkagising mo ng umaga, ano walang hinahawakan mo? Asawa mo, cellphone? Cellphone. Siyempre asawa, sobra naman kayo, di ba? Hindi, siyempre di ba, pag after mo nahawakan, ay, loves, good morning, di ba? Tapos, cellphone ko ba, di ba? Pag nakuha mo na yung cellphone mo, titignan mo sino nag-text. Di ba? Ganun tayo, di ba? Yes. Now, bakit? Kasi yung cellphone, naging part na sa atin ang cellphone. So, lumalabas mga kaibigan, kailangan ang Royale maging part na sa atin, pati sa group natin. Kaya madalas, nawawala yung downline. Bakit nawawala? Kasi hindi pa sila part ng Royale. So, we have to do something na yung downlines natin, maging part na sila ng Royale, whether they like it or not. Yung love na talaga nila Royale. Na is Royale, but if I do not do Royale tonight or today, parang there's something wrong. I'm not complete. That when you see Royale, you complete me. Yes. Nag-gets yung sinasabi ko, mga kaibigan? Yes. Importante yung kapatid. And when you do things, you have to be fast. You have to be fast. Hindi pwede ginagawa mo. Remember, yung downline mo, bibilis lang yan. Depende kung gano'ng kakabilis. Kasi ikaw nasa unahan eh. So, pag ikaw mabagal-bagal ka, downline mo mabagal din. Pag binilisan mo, downline mo bibilis din. So, ang tanong, the speed of the pack of the race will depend on how fast you are. So, you have to be very fast. So, lumalabas mga kaibigan, you as the upline, you will have the certain standard kung ano bang mabilis, anong mabagal. Kasi pag pinabayaan mo lang downline mo, pag nag-royal yung mag-isa, feeling niya, mabilis na siya.
Apply, may record ako today. Okay lang ka ulit magre-record. Apply next week na ulit. Feeling niya lang, mabilis na yun. Feeling niya mabilis na siya mag-recruit nun. Pero kung pinakita mo kung gano'n talaga kabilis, dadami ka agad grupo mo. Alam mo ba paano ako nagsimula before when I started networking? In one day, nakakapagdala ako ng 17 katao. One day. Marami ang konti. Marami. Misa na itong 17 katao ito, mga kaibigan, nirecruit ko iba't ibang member ng fraternity namin. Iba't ibang prat, mga presidente, nirecruit ko sa IPU dati. Diba, katulang ko, pag narecruit ko yung presidente, buong prat akin na. O diba, manager kagad-kagad ako, diba? Kaya lang mga kaibigan, yung mga tao yan, umaten. Umaten ang seminar. Sabi, maganda ba? Sabi, maganda! Sabi nila, ako lang, yes! Eto na yun! Diba? Sabi yung speaker, sasama ba kayo? Sabi yung mga recruit ko, sasama kami! Sabi, yes! Ayaman na po! SCR lang, di na bumalik, diba? So, pero alam mo, okay lang yun. Dala lang ako ng dala. Recruit lang ako ng recruit. Alam mo, in one month, ang dala ko, 88. Marami konti. Marami. Dahil nakita ng mga downline ko na ganyan ako kadami, sila din, gano'n din dapat ang standard nila. Because mga kaibigan, the speed of your group will depend how fast you are. Subok akong magdala, dalawang beses lang sa isang linggo, downline mo gano'n din. Kasi feeling nila, gano'n ginagawa ang Royal. Question. Di ba ang dami natin dito ngayon? Correct? Yes. Yung RBP, pag may RBP dito sa kabilang kwarto, napupuno ba? Yes. Minsan lang, di ba? Minsan lang. Ibig sabihin, minsan lang din tayo mag-recruit. Kasi mga kaibigan, training to eh. Ang umatin sa training, active. Kung lahat lang din tayo, nagre-recruit ng tigis sa isa lang, sobrang puno talaga yun. So kung hindi nyo napupuno, ibig sabihin hindi natin nagre-recruit. Ito masakit. Training to, umaatin mga active. So kung active ang nandito ngayon, napuno natin itong labas loob, for the mere fact, hindi napupuno yung RBP, ibig sabihin hindi ka na nagre-recruit, hindi ka pa pupunta ng office. Uy. Tama, di ba? Yes. Kaya minsan mga kaibigan, mas kung if you're a networker talaga by heart, i-analyze nyo. Mas ma-excite kayo pag maraming tao sa RVP kaysa sa training. Kasi what we need are new people, not old people. Example, para talaga ma-internalize mo talaga. Isipin mo, ikaw na dito ngayon sa harapan. Di ba? Ate, raming tate. Ano na yung mga ate? Rhea. Kunwari, ito si Rhea. This is Rhea. Imagine mo, Rhea, lahat yan downline mo, nag-pay na. Masaya ka hindi? Masaya. Masaya, di ba? Left and right leg mo yan. Nag-pay na lahat yan. Nag-match na lahat yan. Okay hindi? Okay. Okay, di ba? Tapos itong pakaranda mo, Rhea. Tuwing RVP, hindi puno. Ibig sabihin, lahat ng mga downline mo, nag-pay na. Hindi na po punibig sabihin, walang bagong pay-in. Wala ka ulit income. Yes. Tama mali? Tama. Tama, diba? Thank you, ah. So, nagigets nyo ngayon? Yes. So, Mike, paano gagawin namin? Ulitin ko. Back to basic. Mag-recruit tayo. Mag-invite tayo. Kasi hanggat hindi ka nag-i-invite, eh di ba apply dala-dalawa lang? Di ba yung nari, left leg, right leg, left and right? Nakadalawa na ako, okay na yun. Hindi! Anong dalawa lang? Mali! Ikaw to. Na-invite mo si A. Na-invite mo si B. Okay na? Tapos na? No! Eh di ba kasi dalawa lang daw eh. Oo nga, dalawa lang. Ang structure. Structure, dalawa. Eh, para pag hindi gumalaw, hindi nag-active, nag-pay-in lang, o paano ka ngayon? Wala rin, ganyan lang. Hindi na nanganak. Nag-gets nyo? Mga kaibigan, I came from MLM, multi-level marketing. In multi-level marketing, mga kaibigan, ang aming marketing plan ladder.
And I can tell you this straight in your eyes. I can tell you this, mga kaibigan. Mas mabilis ang income sa binary. Maniwala ka sa akin, mas mabilis. I've been here, and now I'm here. I can now compare. Okay? So let's talk about money. Okay lang yun? Yes. Mga kaibigan, alam niyo ba sa multilevel? Ganito ang multilevel. If this is me, ang recruit ko, as many as I like, direct ko. As many as I like. So, ibig sabihin mga kaibigan, pag ako nag-recruit at hindi nag-active, kuha ulit ako. Kuha lang ako ng kuha hanggang may mag-active. The more lines, the better. Nag-gets mo? Ngayon, lahat kanya-kanyang kayod. Anong kinaganda ng binary? If this is you, eto, A, eto si B. Alam mo, bakit kayo maswerte? Kasi ikaw, if this is me pala, kayo to. Pag ako nag-recruit, dalawa lang eh. Saan ko ngayon lalagay? Pwede ba ako maglagay dito? Hindi na. Hindi na. So, ibabato ko ka eh. Tama mali? Babato ko kayo dito ulit. Bato lang ako ng bato, di ba? Bato lang ako ng bato. Tama mali? Tama. So, dahil sa kakarikot ko, nakakatulong, natutulong ako ba downline ko? Yes! Dito, nakakatulong ba ako? Yes! Hindi, kasi kanya-kanya to eh. Now you see the advantage? Yes! Ngayon, mga kaibig, ito masakit. E di apply, ang gagawin ko na lang, ako, if this is you, ang ginagawa na iba, aantayin ko na lang, nabatuhan ako ng downline, ng upline ko. Di ba? Ang tamad-tamad mo, di ba? Sige, gano'n na lang, sige. Usapang gano'n na lang, kunwari na lang, gano'n. Sige. Do you think, if I am your upline and I see you're lazy, don't expect any downlines from me? Yes. Why? You don't deserve it. Because I believe I have other downlines who are hardworking than you are. Sa kanila ko bibigay. Bakit ko sa'yo bibigay? Yes. Mga kaibigan, nakalagay sa Bible, the Lord God, God has plans for us, plans to prosper us, plans not to harm us, plans to give us love, joy, peace. Correct? Yes. And God, mga kaibigan, will bless the works of our hands. God will bless us, but you have to work. Kung si God na nga eh, kailangan mag-work ka bago pa i-bless eh. Ako pa kaya upline lang. Siniswerte ka. Tama mali? Tama, di ba? So, pinaka-importante mga kaya, ulitin ko lang, listen na uplines. Huwag niyo bibigyan ng downline, yung downline mo pag yan tamad. They don't deserve it. Yes. Alam mo, parang nahihiya siya mag-yes. Nag-gets yung mga kaibigan? So, pinaka-the best place niya, keep on inviting people. Keep on inviting people. Kasi mga kaibigan, ulitin ko lang ha, huwag kayong mag-expect na basta lang lalaki grupo ninyo. There's no such thing. Yung recruiting ko si RJ, lalaki, lalaki, balang araw, lalaki, lalaki, lalaki. Hindi ka dami yan. Ano niyo may aeroplano? Nakasakay na kayo airplane, di ba? Yes! Di ba ang airplane, mga kaibigan? Example lang, I forgot kung anong speed to eh. Pero ang aeroplano, mga kaibigan, may runway yan na mahaba. Runway. Kasi bakit? Kailangan umabot siya ng 80 miles per hour. 80 miles per hour. Pag umabot siya ng 80 miles per hour, yan yung time na pwede siya mag-take off na talaga. So whether he likes it or not, whether you like it or not, pag ang airplane umabot ng ganitong speed, magta-take off talaga yan. Whether you like it or not, magta-take off yan. It is exact science na kahit anong gawin mo, pag ang aeroplano umabot ng ganitong kabilis, lilipad at lilipad yan. Kapatid, when you do network marketing, if you do the things that is supposed to be done, whether you like it or not, you guys are going to fly. Yeah! Do the things that are necessary, mga kaibigan, mag-imbita ka. Do the things that you have to do. Yung tipo ba mag-sponsor ka, umaten ka ng training, mag-retail ka, gawin mo lahat ng mga dapat, maniwala ka, lalakad, lilipad ka talaga. Kaya lang mga kaibigan, ang tanong, let's always ask ourselves, are we doing the things that is supposed to be done? Di ba kami, nandito ko lang sa Royal, member ako ng Royal, nagpay-in ako, may daw like, wala pa! Hindi pwede yun, kailangan talaga mag-record ka talaga. Mag-recruit ka. Alam mo, have a goal.
magkaroon ka ng goal this month. Every month, have a goal. I don't know kung kaya niyo to. But kasi sa multi-level, this is what I do. Nag-goal ako that every month, dapat meron ako at least 5 to 10 pay-ins every month direct. Oh. Bakit? Direct. Ibig sabihin, 500 per direct referral times 10, meron ako extra 5,000. Maliit lang to, 5,000 eh. Pero titignan mo dyan yung structure mo. If this is you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bongga ka. Two four. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. That's all extra 12,000. Pero hindi yun ang maganda. Ang tignan mo dyan, long term. Bakit? Kasi ito mga to, nagre-recruit na rin sila. Kasi if your goal, every month, may 10, 5 to 10 pains ka, ang downline mo, ano rin sila? Ganun din ba? Yes or no? Yes! So huwag kang magtaka mga kaibigan, in a span of 2 months time, parating ka everyday flash out ka. Yes. Eh hindi, di ba pag flash out walang income? Hindi! Kasi pag flash out punta sa company, hindi! Ano yung sabihin mga kaibigan? Ito lang yan eh. Pag isipin na pa nag-flash out ka, is whether you like it or not, ang grupo mo unstoppable na. You have created leaders na. Hello? Yes! I'm not encouraging you to do flash out, or, nor am I discouraging you. Ang sinasabi ko lang, simple term, whether you like it or not, ang grupo mo lalaki yan. And there's nothing you can do about it. And the best way to cope out with it, keep on opening new lines. Salamat po sa pansin. Yes. Yun eh. So, you have to look for leaders. Mga kaibigan, question. Meron na ba kayong eagle sa grupo ninyo? Yes. Sabi, may grupo na ba? May eagle na ba kayo? Yung mga nasa araman, ah. Mami, okay lang mo ba kayo, mami? Ah, chicken lang para ako siya. Di, okay lang yan. Magiging eagle ka din, di ba? Pero alam mo, nakakatuwa, mga kaibigan. When I was doing network sa ibang bansa, sino dito nakapunta ng India? Wala pa? Stopover lang. Sabi na sa India, oh, stop! Eh, di ba? Ang nag-network po ako sa India for 1 month. It was quite a bad experience, mga kaibigan. Marami ko kaming dinaanan doon ng mga experiences. There was one instance, mga kaibigan, na on unang gabi namin, naglalakad kami sa sidewalk, may isang babaeng pulubi humiga sa kalsada, tapos yung babaeng pulubi nilagay yung kamay sa gitna ng kanyang dalawang hita. Tapos binato, may binato sa amin, nakailad kami. Alam mo pang ilad namin, alam mo ano yun? Pupo. That was our first night. And there was a lot of times na narakawan kami ng cellphone noong mga panahon na yun. I'm not saying India is bad. No, don't get me wrong, ah. I'm saying is, yun lang yung experience namin. Para sa Pilipinas, nagkataon, may experience kayo, hindi maganda rin, tama? Yes. So, ganun lang din yun. Kaya lang mga kaibay, ang point namin is this eh. When you do network marketing, you have to understand that you have to be very, very fast in adjusting. At the same time, mga kaibigan, please, share ko to sa lahat. Please, look after the people na makakasama mo sa trabaho. Sa Royal. O kahit saan man networking. Ano bakit? Kasi, mahahawa ka eh. Ganito na lang. Di ba minsan, nasubukan nyo na ba pumasok? Kunyari, si R ka na. Gusto mo na talaga magwiwi. Kaya lang, pagpasok mo ng banyo, may gumagamit, so nag-antay ka sa labas. Tapos, nung paglabas niya, nagmamadalig ang pumasok. Yung pala, yung tao nung kakapupo lang. Yung tipong limang buwan hindi nagpupo. Ganun katindi. Tapos, kaya lang, sa sobrang baho, tiniis mo kasi dahil kailangan mo mag-wiwi, tama? Di ba, habang nag-wiwi ka na, pinipigil mo huminga? Pero nung na-inhale mo na, para mo lang nalulun yung amoy eh. Habang katagalan,
parang nawala na yung amoy. Tama? Bakit nawala? Immune. Naubos? Ha? Immune? Nakapag-adjust ka na. Correct. Nakapag-adjust ka na. Alam mo mga kaibigan, ang kinagandahan kasi, ang tao, hindi tulad ng hayop, hindi marunong mag-adjust. Ang penguin nakatira sa malamig. Pag nilagay mo sa Pilipinas, patay. Tama? Ang aso na askal na aso, dali mo sa Amerika, mamamatay sa lamig. They cannot adjust. But only human beings can adjust to their environment. Now mga kaibigan, ulitin ko ha, the human being, ang tao, nag-a-adjust sa kanyang kapaligiran. Sa tayo ang nag-a-adjust. So pag ikaw, mabait ka, matino ka, pag nabarkada ka sa mga mahilig magmura, magugulat ka balang araw, nagbumura ka na rin, hindi mo na napapansin. Di ba? Grabe, gago to. Gago. Sorry po ha, example lang po kasi yun. Nag-gets nyo? Pero di ba, nagmura ka ba? Sabi, di ako nagmura. Ano hindi? Sabi mo lang eh. Nag-gets nyo po? Kasi, naging automatic na sa'yo eh. Ako yung sasabi ko? Now, in network, ganun din. Kung ikaw, mga kaibigan, na din-network ka, please make it a point din that you surround yourself with successful people. Because by surrounding yourself with successful people, you yourself, magiging successful ka rin, whether you like it or not. Because it is automatic for a human being to adjust in each situation. Diba? Ngayon, mga kaibigan, ako, excited ako for Royal. Especially pag pupunta ako ng Manila, sa Quezon City. Ano, bakit? Kasi nakikita ko yung mga tao doon, kumikita ng 400,000 a week, 300,000 a week, 500,000 a week. Eh kung yung malamang parati mong kausap, di parang nakaka-power yun, di ba? Uy. Yes! Imagine mo mga kaibigan, nasa isang kwarto kayo, ang katabi mo, 400 a week, 200 a week, 300 a week, 400 a week, 500 a week. Kayo-kayo parati magkausap. So ikaw, kahit zero a week, may empower ka eh, tama? Plus, yung ginagawa nila, yung aura nila, magagaya mo na rin. And the way they talk, ganun ka na rin. Pananaw mo sa buhay, mag-iba na rin kasi bakit? Parati mong kasama eh. Kaya sa mga nagsisimula ko, ito suggest ko sa inyo, always hang around with successful people. Do not stick around people that are losers. Loser ba? Loser. One. Alam mo bakit? Kasi mahahawa ka din talaga. Unfortunately, ang moral mo bababa. Confidence level mo, hihina din. Magiging matatakotin ka, mahihiyain ka, mababa ang iyong self-esteem. Pero kung parati mong kasama mga successful, ibang klase. Imagine mo, araw-araw kausap mo si Arnel Salazar, Laki Espadon, sila Adrian Alevin, sila August Agpalsa, sila Jerome Cruz, sila Ariel De Leon, di ba? J. Ocampo, magkano check niya? From what I heard, ah, 1 week niya sa Royal, Dubai, 400,000. Wow. Ano? Sir, peso na yun. Kahit peso na yun, malaki pa rin yun eh, 1 week. Ha? Well, nag-gets nyo mga kaibigan? So, anong point ko? This is our future. So, ang request ko to everyone, please master the art of Royal. Masterin natin mga kaibigan because I believe mga kaibigan, ulitin ko ha, sooner or later, yung nangyayari sa kanila, that will be the future of Royal Calamba. Yes! Mga kaibigan, gusto nyo ba gawin natin every now and then, nag-training tayo ng ganito? Yes! Pwede naman, di ba? Yes! Pwede, di ba? So, gawin natin to, siguro every 5 months. Monthly. Hindi ka naman demanding ate, no? okay lang ko yan. Mga kaibigan, may share po ako sa iyo, true story po. I was talking with the president a few weeks ago, tsaka sila chairman. Alam mo, nakakatawa po yung ating mga presidente tsaka mga chairman. Kasi bakit? Wala sila ibang iniisip, kundi paano palalakihin ang grupo niyo sa Royal, at kung ano sa ibang ibang iniisip, kundi paano magiging mas mabilis sa inyo kumita sa Royal. So ako mga kaibigan, bira akong makakita ng ganung klaseng may-ari, kasi madalas na rin nakikita ko pag may-ari, paano kaya nalakikita natin?
Now, ako, I can share this to you kasi since I'm VP, I'm part of management. So, nag-meeting mo kami. So, pag nag-meeting kami, ang pinag-usapan is kayo. Paano kayo kikita ng mabilis? Paano kayo mapapabilis? Paano kayo mapapalaki agad? Hindi yung tipo ba na, paano kaya tayo kinayaman agad dito? Galante po yung ating mga may-ari. And I'm very, very proud to tell you na buti na lang, I'm now with Royal. Because I know, mga kaibigan, yung humahawak po ng kumpanyang to, may puso. Yes! Yes. Maganda ba opisinan nyo rito? Yes! I've seen a company, hindi ganito ang mga opisina. Yung talagang tinipid na gusto. Ilang taon lang kontrata nyo rito? 5 years. Mga kaibigan, very seldom can you see a businessman na nagre-renta ng opisina na ang kontrata hindi niya dapat at least 5 years pataas. Usually, pag negosyante ka, 2 years lang eh. Mga kaibigan, ito, Royal gusto niya 5 years. Kasi bakit? Ang hinahabol ng Royal dito long term. Maganda ba opisina ninyo? Yes! Naka-aircon ba? Yes! Hindi minsan ba nainitan kayo dito sa Royal? Hindi! Hindi, bihira lang siguro if ever, ngayon siguro, sobrang siksikan talaga kayo, lalo yung mga nasa labas, di ba? Eh, nasa labas kayo ng Royal eh, wala pa kayo sa Royal. Pag pumasok ka dito, malamig na, di ba? Pero para sa akin, mga kaibigan, please do work hard. Because, mga kaibigan, remember this always. Whatever you do, mga kaibigan, pag nagtanim ka, may aanihin ka. Yes. Ang tanong ko, nagtatanim ba kayo? Yes. Madami na ba? Yes. Tumutubo na ba? Yes. Okay na ba yung tubo? Marami na ba? Yes. Ngayon, mga kaibigan, one last thing before we end. Listen, if you want more milk, get more cows. Yes. So if you want more income, get more recruits. Get more fish. Sabi mo sa kanila mo, mag-recruit ka pa. Sabi mo sa kanila mo, mag-recruit ka pa. Sabi mo sa kabila, kulang pa. Now, sabi mo sa kanila mo, next month. Sabi mo, next month. 50,000 na ako per month. Begin as if you have already arrived. I-claim mo na. It is yours. It is yours. Kasi kung ikaw pa rin nagdududa, sino ba maniniwala sa'yo? Imagine mo, sasabihin mo sa akin mo, 50,000 na ako next month. Sana. Hindi nga. Pwede. Nag-gets nyo, mga kaibigan? And before we end, you have to be, ang gusto ko lang sabihin sa'yo para, you have to be fast. And kung pag-usapan at bilis lang din, alam niyo ba yung kwento ng kuneho tsaka nung pagong? Nagkarera? Sino nanalo? Pagong. Bakit? Kasi yung kuneho, ano kasi, ano bakit? Yung pagong maagap. Ano pa? Kuminto pa yung kuneho. Kuminto yung kuneho. Ano pa? Dire-diretso lang. Alam mo, lahat yan narinig ko na eh. Pero isang hindi pa narinig. Walang nakaabang, ikaw lang yung pagong eh. Di ba yung kwento mo eh? Kung ano nung sinasabi mo? Adi. Pero alam bakit nanalo yung pagong? Kasi yung kuneho, ang focus niya yung pagong. Yung pagong, focus niya, finish line. Yes. Mga kaibigan, when you do Royal, don't focus on your activities. Don't focus on whatever or the challenges. Focus on your goal. Because if you focus on your goal, whatever you do, you're gonna get to your goal. Thank you very much. God bless you.